HIV, may chikungunya, may dengue, kinagat ka ng ahas, ng aso, binubuhay na ito. Napakatagal ng ano nito, almost 30 years na, 1996. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang nararanasan natin sa kasalukuyan. Hindi lamang po ng ating bansa, kundi ng buong daigdig ang epekto ng coronavirus 2019 o ang tinatawag nilang COVID-19. Ang tanong ng karamihan, kailan ba matatapos? Kung tatanungin niyo ang inyong lingkod, sa aking pananaw, hindi po ito magwawakas kung hindi po ito mabibigyan ng lunas. Mayroon pong nagngangalang Dr. Willy Pabulan na San Marcelino, Zambales. At ayon sa kanya, napakatagal na ng gamot na ito at almost 30 dekada na at iba't ibang uri na ng sakit ang nalunasan nito. Ang ulat ni Rose Solangon ng Gabay at Aksyon sa IBC13 at ako po si May RGC13. Samahan niyo po kami, panoorin natin ito. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po si Rose Solangon, ang inyong kagabay at kaaksyon. Mga kaibigan, sa bahagi nito, pinuntahan namin talaga ito San Marcelino, Zambales. Napabalita po itong lugar na ito na may magaling na doktor na tumutulong para po mapalakas ang ating immune system at makalaban sa pinoproblema po ng buong mundo, yung COVID-19. Pagkat nandito po si Dr. Willy Pabunan, at saka si Attorney Mike Pabunan. Napakatagal ng ano nito, almost 30 years na, 1996. Nag-umpisa na sa animal snake bite tsaka sting, nakapatente sa Amerika. Then sumunod yung 3 major diseases, influenza, dengue at tsaka HIV. Nag-grant itong patent na ito sa Amerika. Inaaral din natin yung mekanismo ng ating ingredient, ng mga gamot. Imagine pati nga yung HIV, no? Uh-huh. Na galing na kung saan-saan, binigyan na ng taning, isang buwan na lang ang buhay. Buhay, up to now, buhay. Okay. At ngayon, nagdadatingan, pati yung mga COVID-19 na patient, nabubuhay. Ako, medtech, board passer din ako sa medtech. Nagtuloy sa medisina. Hindi ko pa nakita yung test na yan. Pagdating sa result, isang linggo, nagkataon na meron akong pasyente na ginagamitan ko itong antiviral. Actually, yung booster na yun, saka na natin i-discuss. Yung antiviral, itong gamot na ito, napakarami yung kanyang scope ba, napakalawak ang scope niya. Kaya yung binabanggit nyo, chikungunya, meron yan. Talaga naman. At ipapakita ko sana yung references kung bakit kaya niya ito. Eh walang nakikinig. Dahil ang sinasabi nila, pag nakita nila yung composition daw ng technology na ito, nakita na corticosteroid agad, pronouncement, nagko-contribute yan sa immunosuppression, ganyan, cautious sila dapat. Nandito ang nagbigay ng pronouncement ang dapat authority na ganun na lang. Hindi po ganun ang ibig sabihin nitong technology na ito. Para maipaliwanag ko sana kung paano ginamit ito, ang layo ng kanilang pagkakaintindi. Akala nila kung napag-aralan sa corticosteroid, the long run, makakanang tama naman. Pero at what dose, gaano frequency, saan ginamit, paano, yun ang doon. Yung paggamit ang mali. Otherwise, kung mali from the start yan, o kaya hindi na, binan na sana dyan sa market, hindi naman addicting, hindi naman prohibit. Kasi sasabihin ko sa'yo, i-discuss lo ito. Kaya nga, yun ang, I will just refer it to the patent. Itong COVID na ito, nagkataon na may pasyente ako, sabi ko nga, tumawag siya, Doc, sabi niya, may hawak ako itong gamot mo. Itong kapatid ko, itong pasyente ito, nag-consulta sa isang medical center sa Manila, inauwi. Hindi niya yung kanyang severe headache. Ako naman, ano ba ang mga laboratory na ginawa na sa'yo? Ganito, Doc, sabi niya, in-x-ray ako. Tapos nagkaroon ng blood test, ganyan. Kinuha na ako ng swab for COVID. Ang advice ko lang huwag kang lumabas na against medical advice. Ang gamin, baka pwede, sabi ko, baka pwedeng mag-request ka na sa bahay ka na lang mag-self quarantine. Pag nandun ka sa bahay niyo ako, just let me know. Bibigyan kita ng instruction. O sige, meron ka na bang subukan, pilitin mong kunin yung laboratory ng result ng radiology, ng x-ray, lumabas, right pneumonia. Kailan daw lalabas yung took less than a week time, Doc, sabi niya, yung COVID test. And binigyan ko na siya ng instruction, nagbigay na ako ng dose, 72 hours,
makikita nyo na, makikita yung ano, yung progress niya na talagang mark improvement na. Magaling na ako, sabi niya. Bakit mo masasabi? Okay, ganito, appetite ko, nawala na yung severe headache ko, lahat-lahat. Back to normal. May pangamba na ako na ano. Alam mo, nandiyan ka rin lang yung ano, bigyan mo na yung mga pamilya mo. Seventh day, lumabas, binigyan niya ako na ano. Anong resulta? Positive. Dahil nga sa potential nitong gamot na ito, I am more than confident na kaya niya. Hindi po, di bagong sakit yung, ano, corona, yung corona, hindi bagong, nasa libro yan. Bakit niyo po nasabi? Medtech pa lang ako, nakita ko na yan eh. Uh-huh. Oh, graduate ako ng Far Eastern University. 76 graduate. Kasi ano po nangyari di pasyente? Buhay na buhay. Binigyan siya ng antibiotic take home. Kaya lang, ang problema, it seems na hindi niya matolerate dahil nagsusuka siya. Sabi ko, para hindi naman masyadong ma-stress ito, ang gagawin mo, Kako, i-reduce nga natin, subukan natin, after meal mo, subukan mo, hatiin mo. The following day, ganun pa rin ang reporting niya. Dok, hirap ako, sabi niya, hindi ko makayana. Okay, totally hold natin muna yan. Ano ba yung principle ng gamot na ito na pinaghalo mo? Ang sinabi ng isang researcher noon, hindi pwede. Bakit? Merong isang enzyme na hindi present sa animal. So, it is only present in human plasma. Injectable pala yung gamot. At sa for 30 years, marami nag-survive. At ngayon pinag-uusapan natin yung ENCO. At tinatanong po namin kay Doc, nagbigay siya ng isang pa-family na ika nga na hospital, nag-positive. At yung gamot ay sinubukan, nag-okay daw po. Yung legality sana ng product. Approved drugs ito. From there, na protocol, wala nang patutunguhan to dahil nagkomentaryo na nga sila. Hindi na kami, wala na talagang drive na you know, ituloy pa. It is only this time because of the magnitude. Sabi niyo, Doc, hindi bago ang sakit na ito. Sa references na tinitingnan, you should identify yung klase ng virus na sinasabi. Itong gamot natin na nilalagay is viricidal. Na-classify na itong mga viruses right, na ito eh. Itong pinagbatayan namin dahil ito yung mga kaso noon na meron dito sa Pilipinas, nag-concentrate kami sa flu, sa dengue, flavivirus, HIV, retrovirus, influenza, orthomyxoviruses. Pagdating dito sa pinag-uusapan na pandaigdigang problema, coronavirus, yan nga sinasabi na SARS. Ito ang tinatawag na virus family. Pamilya siya. Ang medically important virus na meron yun dito sa family ng corona. Yun nga, coronavirus. Ito, COVID. Hindi ba sabi nila? Coronavirus disease 19 dahil 2019. Long time ago, na-classify na ito. Ano ba ang general characteristic? Bakit kayang-kaya nitong gamot na ito? Karoon ako ng isang konkretong kaso na nandito dokumentado. Talagang tugma ito, sabi ko. Nakita nito. Tsaka alam naman namin na. Ang problema lang, saan kami kukuha ng isang kaso? Hindi pa ako nakakita ng kit. But now, mekanismo. Simple lang ang ano nito, mekanismo. Napakasimple lang. Kung alam mo ang mekanismo nitong mga 70% alcohol, ang epekto, mabubuhay ang pasyente. Sa sakit? COVID. Mayroon silang common structure sa alcohol. Pwede pong gumawa ng executive summary kung kinakailangan. Mm-hmm. At kung yun ang magiging daan para maiparating itong effectiveness, gagawin po natin kasi marami na pong namamatay. Mahal na Pangulo, kami po dito sa parte ng San Marcelino, Zambales, ang gusto ko lang po mangyari sana dahil nga sa magnitude na kinakaharap ng ating mundo sa COVID na ito, ang akin lang po, kahit isang minuto, dalawang minuto lang po na makausap nyo ako, sapat na po yun para makita nyo ako, maliwanagan siguro po. Malaking pasasalamat ko po sa kanila na kung sakali man na magkaroon ng ganong pagkakataon, more than willing po ako na makipagtulungan. Sa inyo lang po ako gustong mangumpisal, kumbaga, magsabi ng loobin ko po, sa loobin ko po. Dahil dito, marami ng nadadali na kagaya namin na sa health, mga frontliners, ay hindi naman po oras na sila ay dapat pumanaw na. Kaunting panahon lang, ang gusto ko lang po, sa inyo na lang po ako magsabi dahil total at saka buong-buo naman po ang suporta ko pagdating ng mga panahon na ganito. Daghang salamat po.